Ako si Tentay Fowler. Asawa ko ni Tatan Fowler. Ngayon, kakapasok ko lang po sa Toro family. Yes, malakbakan muna tayo! Malakbakan! Tayo sa Ivan Clinic. At syempre, meron na namang i-reveal na isang member ng Toro family. Yung napapatagalin pa, walang iba ang asawa ni Tatan Fowler. Walang iba na kundi si Tentay Fowler. Plastic siya. Nasa loob yung pulo. Yung dati para sa akin kay Tentay, yung about kay Tatan. Pero yung kay Tatan lang yung sa pagtatrabaho ni Tatan dati na minamadali niya, umuwi agad, alam naman yung tatrabaho yung tao. Pagka nakikita ko siya, hindi siya ganun nakikibanding. Suplado siya, tapos kakapain mo talaga siya. Hindi kami gano'ng close ni Ate Tentay. Si Tentay, oo lang siya nang oo, pero halata mo sa kanya ayaw niya magpasako. Nakikita ko kung gaano siya kabaso sa kapatid ko. Unang naging close siya sa lahat dito kay Mama Marie at lagi kong pinapagalitan si Mama na, baby, nagsasayang ka ng oras, hindi ka naman pinapakinggan ni Tentay sa lahat ng sinasabi mo. I give time kahit na marami akong ginagawa and sinasakyan ko lahat ng mga pagiging pabebe niya, kung ano yung mga worries niya sa asawa niya, kung ano yung worries niya sa loob ng bahay, sa work, continuous pagpapaliwanag and everything. Of course, meron akong mga pamangkin sa kanila ni Tatan. So matagal akong nagtiis sa kung paano siya nagpakita ng kabastusan sa loob ng bahay, which is hindi siya nakatira. Nakikita ko sa kanya na hindi siya tumutulong sa trabaho pagdating kay Tatan. Pumunta siya dati sa Toro House para lang kay Tatan. Iba yung pinapakita niya sa bawat tao. So, hindi ko alam kung kapag kaharap ko siya ba yun o pinaplastic niya lang ako. Siya yung tipong tao na hindi siya approachable na tao. Hirap na hirap siyang mahalin tong pamilyang to kasi ang focus nila talaga is si Tatan, yung family nila. Hindi nga pwede yun kasi si Tatan nasa Toro family din. Kaya kung mahal mo yung isa, dapat mahalin mo lahat. Which is yung hindi ko nakikita kay Tentay noon. At ang kulang lang naman kay Tentay, time tsaka effort para sa mga tao dito sa bahay kasi hindi siya nagbibigay ng time para maging close niya yung mga tao. Lalabas lang siya, mababahay, hello, ganun lang. Tapos hindi na siya mamamansin. Minsan hindi mo alam kung totoo ba siya or talagang napipilitan lang siya sa'yo. Tiniis ko yung makita ko na umalis sila papi nang wala siyang consideration na hindi nila yung sasakyan. Yung marami akong bagay na pinalipas na sabi ni Tony, kailangan natin kilalanin, huwag ka munang agad aatake sa isang tao or huwag mo munang pagagalitan hanggat hindi pa pinagsasabihan. Bilang lalaki, masakit sa kapatid ko yung wala siyang tiwala sa pagkalalaki ng kapatid ko. Ba't ba itong pinakasalan ng kapatid ko? Mabigat talaga yung loob ko kay Tentay. Lagi ginakasimangot, konting kibot selos, ang daming say. Pagkaharap kami, hi ate, pag nakatalikod. Wala siyang kwentang asawa. Wala siyang tiwala sa pamilya. Hindi niya ako sinusuportahan. Tsaka bastos siya sa akin. Wala siyang respeto sa akin bilang lalaki, bilang asawa, bilang tatay ng mga anak namin. Meron nangyari isang beses na nagpunta kami sa isang fast food chain. Tapos, syempre si Tatan, medyo kilala na siya kasi, diba, nagbablog, ganito, ganyan. Sabi niya, uy, si Tatan Fowler, kasama niya yung PA niya. Sabi niya ganun. Tapos, sinigaw niya pa talaga sa buong restaurant. Tapos, sabi ko, parang ako, natawa lang ako kasi kahit sa loob ko na yung, syempre, napahiya ako kasi asawa ko ni Tatan. Tapos, pagkakamalalang PA. Okay, sige. Tapos, yung ginawa ko, tinawa ko na lang yun. Tas, pero sinabi ko din kay Tata na, pabiro, no, ayos ka, may PA ka. Sabi ko gano'n. Tapos yun hanggang sa pagdating sa bahay, kinuwento pa din. Parang syempre, ang sakit lang kasi isipin mo kasawa ko yun. Tapos PA ang pagkakamalan sa akin kasi hindi siya kilalang may asawa, na may anak. Kasi nung time na yun, kumbaga hindi ako nag-aayos sa sarili ko kasi nasa bahay lang ako, nag-aalaga ng bata, nanay ako, hindi ako nag-work. So ayun, parang para sa akin, may fault naman ako dun na hindi ko inalagaan yung sarili ko. Pero masakit pa din. Dati, nung hindi pa ako Toro family, pag pumupunta ako dun sa Toro House, parang, okay, nanonood lang ako, nandito lang ako. Yung hindi ako nagkukusa na kailangan mo ba ng tulong, kaya siguro, yun yung na-feel nila sa akin na hindi ako nakikisama. Hindi ko binibigay yung sarili ko sa kanila. Kaya, siguro nasanay kasi ako na ako yung laging ina-approach. Maldita din kasi ako. Tapos hanggang sa may mga hindi na ako nakakasundo, ganito na yung comment nila sa akin. Tapos syempre, towards naman kay Tatan, talaga kami, magulo. Hindi naman siya all the time na yun nga, yung base sa sabi nila na ganito ko'y trato si Tatan.
naman ganito ko. Alam ko, may mali siya. May mali naman din ako dun sa part na yon. Kasi hindi porkin nagawa na yon before, hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung idudukduk ko ng idudukduk sa kanya. May ugali kasi ako na ano, yung mga pagkakamali ni tatan dati, paulit-ulit ko yun na kada mag-aaway kami. Yun at yun yung sinasabi ko. Kaya masasabi ko na dati, hindi healthy yung relationship namin kasi nga, dahil din sa akin. Ngayon, ang para sa akin, ang nararamdaman ko, hindi ako masyadong okay sa ibang tao dito, sa Toro family. Pero yung iba naman is okay kami. Kasi, di ba yun nga yung sinasabi ko na hindi ako approachable na tao. So, yung tinatry ko naman yung best ko na, actually, hindi ko pa siya best. Pero kasi, unti-unti yung ginagawa ko na may communication ako, may connection kami. Hindi pa rin maiwasan ng ibang tao na ay, di ba ganito ka dati? So, yung nakatatak na kasi sa kanila, yun na, yun yung ako. Sa akin, okay lang kasi fault ko naman yun kung bakit sila nagkaganon. Pero, di ba sabi nila, everybody deserves a second chance. Kaya kahit na ganun yung nararamdaman nila sa akin, ganun yung pinapakita nila sa akin, tinatanggap ko na lang. Kasi kasalanan ko naman, siguro naman, sa mga susunod na panahon, pag nakita na nila na nagbabago naman na ako, matatanggap na din nila ako. Merong one time na dahil nga sa ugali ko, sobrang toxic na namin ni tatan. Dumating siya sa point na dahil hindi ko siya sinusuportahan, dumating sa point na mas pinipili na niya yung career niya kaysa sa akin. Sa akin, masakit. Masakit. Pero nag-isip-isip ako kasi syempre, kahit naman ako sa sarili ko nun, alam ko na toxic kami na kapag nag-aaway kami, kung ano yung sinabi niya, babatuhin ko yun ng mas masakit na salita. Ganun na. Kumbaga, sumobra din naman ako. So, ang ginawa ko, kinausap ko si Ate Tony tsaka si Ate Marie, tas kasama din si Tatan, na nagbaba ko ng pride na, Ate, pwede po ba akong mag-vlog na lang din para makasama ko si Tatan. In that way, masusuportahan ko si Tatan sa career niya. At the same time, masusuportahan namin yung mga bata sa mga gastusin as a team. Ito na yung reveal day ko. Ang tagal kong hinintay yung araw na yun kasi ang tagal kong nagtago, nakamask ako. Lagi akong aware na, ay, meron bang nagbablog kasi baka makita ako. Meron pang one time na nakita talaga ako. So, sabi ko talaga sa sarili ko, konting tiis lang, marireveal din ako. So, ito na yun. Yes, malakpakan mo tayo! Malakpakan! At syempre, meron na namang i-reveal na isang member ng Toro family. Hindi mo napapatagalin pa, walang iba ang asawa ni Tatan Fowler. Walang iba na kundi si Tentai Fowler. I'm so blessed. Oh my yes, it's all my wrist, my style so crisp. My squad is lit. Dati kasi medyo mababa ang nose ni Tentai, no? So ginawa natin, we used a Gore-Tex implant para i-enhance yung bridge niya, kaya ngayon mas mataas siya. And then, we got cartilage from the ear, yung laman ng tenga sa gitna, at ilagay na sa tip ng nose niya para mas mag-nulis at pointed. At the same, nililita natin yung tip niya para mas maganda tip ng pointed na siya. Siya mas palun-palun na, di ba? And lastly, nagbawas tayo ng konti, we did an inner plasty para mas makinig na yun. Wow. And of course, ang susunod naman, Doc RMD. Okay, si Tentai naman, pumunta siya sa clinic. Yung
size ng teeth niya hindi masyadong balanced. Actually, wala sa midline yung teeth ni Tentai. So, may root canal kami ginawa muna sa isa sa front teeth niya. Tapos binawasan namin na medyo aggressive kasi kailangan namin i-meet at least close to midline na nasa gitna. So, after usually ang visit na ginawa ni Tentai, mga tatlong visit yon. So, una nagpunta siya sa clinic for x-ray, diagnostic, and cast. Importante na ginagawa yun sa lahat ng patients katulad ng ginawa kay Tentai kasi pag nag-x-rays, photos, malalaman kung may infection yung bibig. So, sa case niya, wala namang infection maliban sa meron kami kailangang i-move ng mas midline kaya nag-root canal kami ng isang anterior or central incisor. Next appointment, nag-tooth preparation na kami. Then, 1 week siya nakasuot ng temporary veneer para mas ma-assess niya kung happy ba siya sa size, shape, and color or the shade ng kanyang temporary veneer. Then after that, cement namin. So, ang ginamit ko kay Tentai is a mixture of zirconia and porcelain veneers and crowns. So, hindi lahat veneer kasi may mga part na medyo may sira sa ilalim para mas ma-cover ko na yun at di siya magkaroon ng pangilo in the next few years. Kiniround ko na siya hanggang sa likod. So, yeah. I'd like to thank Doc Yapi by Ivan Clinic and Doc RFD by Urban Smiles. Ayan po. Dahil po sa kanila, I am confidently beautiful. Wow! About naman dun sa pagpaparetoke ko ng ilong, hindi pumasok sa isip ko na mareretoke ako, na okay lang naman yung ilong ko, na hindi naman ako pangit. Pero nung nakita ko, hindi naman siya masama, hindi naman masamang magparetoke. Hanggang sa na sabi ni ate, magparetoke ka, ganito. I-schedule ka na namin. Ako, sa akin, willing naman ako kasi nakita ko naman si ate tsaka yung ibang mga nakapagparetoke dito na malaki talaga yung in-improve ng mukha nila kasi syempre parang ako, okay. Para siguro yung confidence ko, yung hindi na ako pagkakamal ng PA kapag tumabi ako kay tatan pag after ko maretoke. Okay. Bukod sa ilong, ginawa din yung ipin ko kasi yung ipin ko parang katulad kay tatan dati na nahiya kaming tumawa na kapag nagbablog kami na ganyan. Yung magsasalita ka nakaganon. Kasi nga, parang na-insecure ka kasi syempre, makikita ng ibang tao, baka mamaya mag-comment sila na, ba't ganyan yung yung ngipin mo, ganito, ganyan. Nakadagdag din ng confidence ko yun na, ayan, tingnan mo, nakakangiti ako ng maayos, nakakapagsalita ako ng maayos. Hindi nakatulad dati na kailangan ko laging i-practice kung paano ako magsasalita. After ko namang magawan sa ngipin, ang sunod na ginawa sa akin is yung fillers ko sa lips at saka yung dito sa chin. Kasi pag ngumingiti ako, medyo manipis yung lips ko, so kailangan maging proportion. Kasi syempre maganda na ilong ko, maganda yung ngipin ko. Kung hindi babaga yung labi ko, kumbaga mas maganda kung maipoproportion siya. Kaya sobrang thankful ako kay Doc Yapi dahil yung ilong ko, alam mo yun, yung parang feeling mo, ikaw na yung pinakamaganda sa paningin ng asawa mo, ng kahit na makita ka ng ibang tao. Tapos pati yung ngipin ko, salamat din po kay Doc RFD kasi I can smile confidently. At syempre po, kay Doc Marcia na gumawa ng lips and chin ko. Na yung lips ko ngayon, kissable na siya. Tapos, hindi na siya plain. Na kapag tumagilid ako, ayan, na siya, may baba na. So, makikita mo na yung jaw, yung line. So, ayun po. At syempre, hindi ko kakalimutan ang Glam Squad Salon dahil isipin mo, dry and damaged na yung buhok ko. Pero, nagawa pa din nilang pagmukhaing healthy. Actually, pinagkakamalan ng wig yung buhok ko kasi nga maganda talaga tapos shiny. Ate Tony, gusto ko lang magpasalamat kasi kahit na ganun yung unang encounter natin, naging open ka pa din na tulungan ako, na nagtiwala ka pa din na kaya kong magbago. Basta magtiwala lang ako sa'yo. Sobrang pasasalamat ko kasi alam mo yun dati, hindi ako nakakapag-selfie. Ay, kailangan ko pa ang daming ayos. Ngayon, nagsisend ako kay Ate Tony ng picture ko kasi gandang-ganda ako sa sarili ko. Sobrang thankful po ako sa iyo, ate. I love you po.
Sa buong Toro family, gusto ko magpasalamat sa pag-intindi nyo sa akin. Na kahit na alam nyo na dating napipilitan lang akong makisama, yung alam nyo naman nahihirapan ako, pero iniintindi nyo ako sa lahat ng bagay. Kaya ko ginawa to para din maging belong ako sa inyo. Siyempre, kung didikit ako sa inyo, maganda kayo, mga itsura. Kumbaga, pagkakamalan kayong artista. Tapos, ako, mukha kong PA. Tapos, yun ang isa sa nagpa-motivate sa akin na gagawin ko to para sa inyo. Kasi, kahit na may mga nagsasabi na hindi ko deserve, okay lang po kasi alam ko naman na kung ano yung mga hirap nyo na pinagdaanan bago nyo narating yung kung nasaan kayo ngayon. At kaya ako to ginagawa, hindi lang para sa pamilya ko. Kasi gusto kong mahalin din kayo ng buo, na maramdaman nyo na, ay, mahal na ako ni Tentay, na hindi na siya napipilitan na kasama ako. Gusto kong maramdaman nyo, dumating ako sa point na ganun na yung tingin nyo sa akin. Ngayon, mas nagiging close kami in some way. Ako, kahit galit ako sa tao or kahit insa ko sa isang tao, tinatry ko pa rin na intindihin siya. Tinatry ko pa rin tulungan yung tao kahit insa ko sa kanya. So, ngayon naman, medyo nagiging okay kami. In some ways, nagiging close kami, nagkakaintindihan kami. Pero, hindi ko talaga siya bet eh. Sa totoo lang, ayoko rin magpaka-plastic at alam ng mga tao yun dito. Pero alam ko naman, nagtatry siya mag-blend in. Nagtatry siya na makisama. And in some ways, nag-work naman. Sa ngayon talaga, miss pa rin ako sa kanya. And I have to be honest. Kasi may mga bagay na binibigay sa kanya na hindi niya pa deserve. As in, kasi ako ilang taon ako dito and lahat pinaghirapan ko. Kaya nafe-feel ko sa kanya yung mga binibigay sa kanya is hindi niya deserve kasi wala pa siya napapatunayan para sa akin. And hindi siya ganun kadali para ma-earn niya yun. So, ayun. Pero all in all, good naman kami. So, yung ngayon naman kay Tentay, okay naman kasi napagbigyan ng chance. Parang tao yan, pag napabigyan mo ng chance, talaga babaguhin niya. Kaya ngayon, okay kami lahat. Nakapagsama, bonding, nag-uusap na lahat. O hindi na tulad nung dati. Okay si Tentay ngayon para sa akin. Ngayon naman, si Tentay okay naman siya. Tinatry naman niya na makihalubilo sa amin paunti-unti. Pero may mga times siyempre na nagkakaroon pa rin ng problema. Like, madalas nakakulong pa rin siya sa kwarto. Pero all in all naman, pagka nandito siya sa baba, nakikipag-communicate naman siya sa amin. Nakikipag-bonding na siya kahit papano. So, ayun. Ngayon naman, kagandahan naman kay Tentay. Kasi nung nagkasama nga kami sa isang kondo, pagising namin ni tatan, ni nakahanda ng pagkain, sila ni nanay, nagkaka-bonding sila. Tapos hanggang sa nagkakakwentuhan kami about sa buhay-buhay lang, kung ano sila dati, ano kami dati. Feeling ko doon kami nagkakakilalnan sa isa't isa nung nag-deep talk na about sa buhay-buhay. Ang kagandahan kay Tentay ngayon, nagbago naman siya in a way na sa asawa niya. Kasi sa mga naririnig ko kasi dati, hindi siya ganun kaano kay tatan. Pero ngayon, napakaganda ng pinagbago ni Tentay. Tapos ang ganda-ganda niya pa. Ngayon naman, kay Ate Tentay, medyo okay na kami, Ate Tentay, kasi nasa iisang building lang kami na magkakasama doon sa kwarto. Ayan. Kaya minsan nagtatanong kami ng ano ba yung dapat ganito. Minsan nagtatanong siya sa akin na, Nay, okay ba yung gantong ayos ko? Kasi syempre, bilang bagong pasok siya sa Toro family, ina-apply niya sa sarili na karapat dapat ba siya maging Toro family. Ganon, lagi niya tinatanong sa akin na, Nay, okay ba yung suot ko? Ganito ba dapat yung ayos ko? So si Ate Tentay ngayon, ina-apply niya sa sarili niya na mahalin yung pamilyang to. Sa ngayon naman si Tentay, okay naman na siya. Nakikita ko naman na ginagawa niya yung, actually hindi pa best, ginagawa talaga niya yung way para maging okay siya sa family na to. At nakikita ko yung effort niya. Marami siyang ginagawang effort dito, guys. Hindi lang naman sa ano. Yun nga, di pa siya nare-reveal eh. Ngayon, mapapakita na on-cam yun. Pero mga off-cam yung mga tulong niya. Basta ginagawa niya yung best niya at okay naman siya ni tatan ngayon. Kalmado na rin sila. At nagpapasakop na siya. Meron na kaming teamwork. Sinusuportahan niya na ako sa mga bagay-bagay. Alam niya na kung para saan yung ginagawa ko. Nagtitiwala na siya sa akin. At mas nagmamahalan kami ngayon. Nirerespeto niya na rin ako bilang asawa niya. Mas pinapahalagaan niya na yung mga desisyon ko. Naniniwala na siya. Malaki na yung tiwala niya sa akin. Siya na iiyak ta. Iyak tuloy si tatan. Ako iiyak ta. Okay, sa positive side naman tayo, kay Tentay, ang gusto ko kay Tentay, tahimik siya, tapos pag pinagsasabihan mo, nakikita mong nakikinig siya, pero hesitant pa rin siya sa mga taong nagpapangaral sa kanya, na parang
Kumbaga pag pinagsasabihan siya ni Tony o kaya ni Marie, nila Tito Beans, parang pasok lang sa kabila, tas you know, labas sa kabila, ganun. Pero ang maganda kay Tentay, ano bang maganda kay Tentay? Mahal niya si Tatan, mapagmahal siya sa mga anak niya. Ngayon naman na ano, maganda na si Tentay, I hope naman na lahat ng sinasabi namin sa kanya, pakinggan niya. Lalong-lalo na yung leader, si Tony, tsaka si Mama Marie. Ngayon, ang leader ngayon si Tito Beans, sana pakinggan niya lahat ng sinasabi. I hope makapag-start ka ng ano, ng karir mo, ng magandang karir. Dati wala kaming reason na mag-usap, pero ngayon kasi nakakapag-usap na kami ng ano, ng medyo may time na siya makipag-usap dahil kay Hayes. Napupunta sa amin si Hayes, inaalagaan namin kapag wala silang time or meron silang lakad, umaalis sila ni Tatan. I love Hayes, kaya okay na si Tentay sa akin. Yung ngayon naman, hindi na ako nag-hold back. Sinasabi ko sa kanya kung anong nasa isip ko. Since gusto niyang maging part ng Toro family, hindi lang yun sa family. Since pagdating sa personal, nag-uusap naman talaga kami direct. Pero pagdating sa trabaho, I have to be strict. Sa lahat ng nakaranas sa loob ng bahay ng disiplina and kung ano yung dapat gawin, kailangan niya yun marinig. So kapag sinabi namin sa kanya na mali yung ginagawa mo, mali yung joke time mo, mahilig siyang magsalita ng simula nung naging Toro family siya, mahilig agad siyang makapag-joke ng very insensitive, binabara ko agad siya. Pag pinapalayas niya ako sa kwarto or gusto niyang alisin ako or whatever na gusto niyang, of course, good thing naman sa kanya, she's trying. Nakikita ko naman yun. Na she's trying to blend, she's trying to makipaghalubilo. Pero lagi siyang nag-hold back ng iyak. Lagi ko nga sinasabi sa kanya, hindi mo ako mabibiktima at hindi mo ako malilin lang sa pagiging pabiktim mo ng iyak-iyakan mo kasi I've seen the worst in you noon. So ngayon, binibigyan ko naman siya ng chance na patunayan niya yung sarili niya. Pero I won't hold back my words or kung paano ako as Mama Marie sa Toro family and sa buong family namin sa personal. Ayun lang. Kaya mataray ako sa kanya because she deserves it. Sa pagiging maganda naman niya, I am really, really happy for Tatan and Tentay na nag-improve, nagkaroon ng self-confidence and everything. Don't get me wrong, masaya ako para sa kanila. Pero sa mga ibang bagay ng kaplastikan, hindi ako papayag. Lahat naman may second chances eh. Nakita ko kasi kung paano niya mahalin si Tatan. Though maraming part na sobrang selfish nung dating, pero naniniwala ako sa pagmamahal niya kay Tatan. Kung paano siya kumapit kay Tatan. At naniniwala ako na pag nadamay kami sa pagmamahal na yun, mas swerte yung Toro family. So, kami ni Tentay actually, personally, sakto lang kasi parang pa rin siyang tatago. Pero nakikita ko kasi na sa trabaho parang naaasahan ko siya sa ngayon. Kaya parang gumaan yung tingin ko sa kanya kasi more on trabaho talaga ako eh. With touch of personal. Pero sa Toro Farm, natutuwa ako sa kanya and medyo intense yung mga tao dito kasi marami siyang hindi kasundo kasi marami kasabi na hindi niya deserve ang mga bagay-bagay. Pero nararamdaman ko kasi na palagi siyang thankful. Okay kami ngayon na Tentay. Actually, close kami. Thank you sa'yo kasi lagi mo ko iniintindi na kahit na dumating tayo sa pinaka-worst ng buhay natin, na yung pinaka-worst na ugali ko, na inintindi mo pa din. So, ngayon, nandito ako. Ito, lahat ng to, malaking part yung dahil sa'yo. Kasi, isipin mo, kung di ako yung asawa mo, kung hindi mo ako inintindi, kung pinabayaan mo na lang ako, wala ako dito ngayon. Pero nandiyan ka pa din. Tapos, hindi ako gaganda ng ganito, hindi ako marerito, kaya hindi mabibuild yung confidence ko ng ganito kataas kung hindi dahil sa'yo. Gusto ko magpasalamat kasi kahit na ang sama-sama ako, ikaw mabait ko pa din. Iniintindi mo pa din ako. Alam ko naman na mahal mo naman ako noon nung hindi pa ganito itsura ko. Pero alam kong mas mahal mo ako ngayon. Kasi araw-araw, maya't maya, ang ganda mo. May loves, ang ganda mo. Yung titingin lang ako sa yung ganyan, napaharap lang ako. Ang ganda mo. Minsan sabi ko, wala ka na iba sinabi, kundi ang ganda ko. yung dati naman sinasabihan niya ako ng maganda ako, pero hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ngayon, pag sinabihan niya ako ng maganda ako. Pag ganun. Kaya thank you. Kung babalik ka sa nakaraan, pipiliin mo pa rin ba pakasalan mo si Tata? At bakit? Kung babalik man ako sa nakaraan, pipiliin ko pa din na papakasalan ko si Tata. Kasi hindi lahat ng lalaki magtitiis sa ugali ng isang babae, lalo na kung
kung sinasagad yung pasensya mo. Parang yung sa akin, sabi niya, swerte na ako eh. Kaya lang dati hindi ko nakikita. Kaya ngayon, syempre may mga taong nagpaparealize sa akin na napakaswerte mo sa asawa mo kasi ganito, mabait yan, maintindihin lahat ng ano ginawa. Kaya nung simula nun, ayaw nga no. Bakit ba paulit-ulit ako ng yung isang kasalanang nagawa niya? Hindi ko na lang kalimutan. Kala ko ba napatawad mo na bakit paulit-ulit ka? So ayun, nung na-realize ko yun, doon na kami nagsimulang maging okay ulit. Kamusta naman sa bilang tatay ng anak mo? Nagsisigaw bang nagbabuntis ka sa kanya o ano? Hindi ako nagsisi na siya yung naging tatay ng anak ko kasi maalagain siya. Yung kahit nagawain ng babae, ginagawa niya. Naghuhugas ng bote, naglalaban ng damit kahit kusot. Yung hindi siya may nahihiya na gagawin niya yun na, ay, padre di pamilya ako pero gumagawa ko ng gawaing bahay. Yung, kumbaga, hindi lahat ng lalaki ganun. Kasi minsan sasaktan ka pa. Diba yung mga ano na, oh, dapat ikaw babae, gawin mo to, ganito, ganyan. Tapos may kasama pang bugbog na ganun. So, siya hindi siya ganun. Tinutulungan niya ako na kahit ganun yung ugali ko. So, ano ba bang dapat i-meeting? Mag-concern sa ba kayo, guys? Nag-open sa akin si Tatan. Yes. Kanina. Which is kasi nagbigay ako na sa kanya ng suggestion, huwag sanang sasama loob ng iba dito. Alam kong marami tayong pinaghirapan sa lahat ng mga efforts na binigay natin sa retoke ni Tentay. Pero ibig sabihin ito, kaya nakapag-open na si Tatan kasi nararamdaman niya na to ng matagal na. Kailangan na itong i-address. So Tan, ano yung in-open mo sa akin, i-open mo sa kanila? Natitikon lang kasi ako unang-una dun sa mga nawalang video kay Tentay. Kasi alam mo yun, kakabigay pa lang sa kanya, kakapasok lang niya, in-schedule agad siya. Tapos hindi man lang niya inasikaso yung sarili niyang video, sarili niyang content. Para sa'yo lahat yun, para maganda yung reveal mo, tapos hindi mo iningatan. Ilang beses ko sinabi na, i-compile mo na, ako pa yung nag-ayos, ako pa lahat gumawa. Yun lang yun. Kasi lahat naman ng vlog natin, lahat ng video natin, ako umaasikaso, ako umaayos lahat. Ilan yung inahawakan ko? Computer, iPad, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. So, ibig sabihin parang hanggang hindi ka pa rin niya tinutulungan? Tumutulong naman siya, paunti-unti. Pero yung importante pa yung nawala. Ba't ka umiiyak, Tentay? Hindi naman ikaw yung nahirapan, si Tatan. Ito yung sinasabi ko eh, kapag ano ka, pabiktima ka agad na akala mo aping-api ka. Si Tatan yung nagre-reklamo dahil sa mga pagkukulang mo. Naiintindihan ka namin na operada ka. Pero yung mga simpleng bagay na halos lahat dito sa Toro family, nakatulong din, tumutulong sa'yo, back up. Oo, may mga salita. Pero yung pag-iyak mo na ganyan, Tentay, please, plastic na plastic ako sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Tatan eh, hahatakin ka ng asawa mo pababa. Kaya mo siya umiyak, naiiyak siya eh. Pero sinasabi ko lang sa kanya, napaplastikan ako sa kanya. Lagi kasing ganyan yung ano mo eh, mechanism mo eh. Lagi mong iiyakan kasi ayaw mong tanggapin para hindi ka mag-improve. Kaya ako sinasabi, nasasabi yun eh, na hindi mo deserve. Ano hindi niya deserve? Yan, lahat ang binibigay. Spoonfed sa kanya lahat eh. Aminin nyo. Actually, ilang taon kami dito bago kami na-retoke at lahat. Lahat ng ginawa sa amin, pinaghirapan namin. Kaya ako napipikon sa'yo. Pero wala kang maano sa akin, masasabi sa akin. Dahil tinutulungan pa rin kita kahit inis ako sa'yo. Napipikon lang ako talaga lalo na nung sa ano, may mga plano pa sa'yo na improve pa yung ganito. Bakit hindi yung iba? Mas kailangan ng iba. Mas deserve ng iba. Tapos ikaw, hindi ka deserving, binibigay na nga sa'yo. Tapos magka-come out pa na ganyan, puro problema yung binabalik mo. Kaya ako napipikon. Kasi syempre, yung privilegio, sinisiss out nila dahil kapatid. Itatan po sa itay. Bakit ka, so napipikon ka, anong siste? Parang ganun. Pakiramdam ko kasi, bukod sa mga binigay sa kanyang blessing, tsaka opera, opportunities, parang hindi mo rin ako deserve. Dami mong tiniis? Dami kong tiniis. Saksi kami? Parang di mo kailangan ng tatag. Total, maganda ka na naman eh. Parang pwede ka nang umanap, makakahanap ka ng iba. Kahit hindi na ako. Ano to? Hindi na itutuloy yung reveal? Ano yan? Tony, wag na. Ako na nagsabi kay Tatan. Huwag na itutuloy yung reveal. Hindi. Kung hindi itutuloy, hindi malalaman yung ugali mo ganyan. Hindi, okay lang. Ito, lalabas na to sa video na ganyan. Dito na lang siya makikita. Ano to? Parang
Hindi, kasi nangyari ito dati. Kinausap mo kami ni ate, tapos... Nilayasan niya ako dati. Oo, nilayasan ka niya, tapos after nun, alam mo, kung tatawag tayo ng attorney, ang ibang bang sabihin, parang gusto mo na maghiwalay na lang kayo ganyan. Kasi hindi pa rin siya nagbabagot eh. Idadagdag ko pa, kinuha niya yung YouTube channel ni Tatan, pinalitan niya ng password ayaw niyang ibigay. Ganun ang ginawa mo noon kay Tatan na wala kang pinaghirapan doon. Ganun kang tao, Tentay. So gusto mo makipag-iwalay sa asawa mo? Parang, ang ano naman, kaka-reveal lang, ang tagal natin itong in-entregance, yung pa-meeting lang. Kasi ano eh, parang hindi rin kasi tama yung relasyon namin eh. Kinasal na lang kami. Parang napilitan na lang kami yung magpakasal. Hindi ka naman nag-propose sa kanya, di ba? Hindi. Ayun yung parang kulang sa ano namin. Anong? Parang may kulang sa inyo? Parang may kulang? Hindi. Tawag dito, magpatawag ka na lang, Tony, ng attorney. Okay, attorney na ang... Nagpakuha na ako ng ano? Nagpakuha na ako ng... May niready na kami ni ate. Meron na kaming niready talaga ni ate Tony na papel. Pipirmahan na lang yung annulment. Meron tabusap mo na kayo. Kasi may bata. Tata yung masasabi ka ba? Oh, ano ba't may kagano'n? Ano tayo? Hindi ko naman sadya na wala yung video. Tapos tinutulungan, bukod doon tinutulungan naman kita, pero yun nga, lagi naman sinasabi na hindi pa, yung tulong ko sa'yo, hindi pa siya, kumbaga normal lang na ginagawa. Pero tinatry ko naman tulungan ko, di ba? Bakit? Ang hirap niyang pakisamahan. Hindi siya nakikisama sa pamilya. Hindi siya nagmamahal sa pamilya. Kasi ano, nung nakaraan, wait lang, medyo na pagdudutong ko kasi. Nung nakaraan kasi nung sinabi ni tata na nawala daw yung videos. Teka, kasi it's a sign. Teka, it's a sign. Na hindi matuloy lahat. Resulta siya ng gano'n nang nawala, di ba? Oo, umakit siya ate kasi it's a sign. Umakit siya sa akin, ano yan, it's a sign, yan ka na naman. Sabi kong gano'n, tapos mamaya. So, ang desisyon niyan, gusto may pagawalan ni tatan. Kasi, may kulang sa inyo, parang gano'n. Pinag-usapan niyo na ba yun? Ang bigis ko. Hindi, gano'n na lang. Pirmano na lang. Hindi, ano na lang. Lapitan mo yung asawa mo, kausapin mo siya, siguro kahit mag-off-cam na tong part na to. Kasi, baka hindi na ito ma-upload eh. Kasi, this is too much. Kung anong kulang, pwede mo naman gawin eh. Diba? Tan, sige, nag-upload ka na lang sa asawa mo kung anong ganap. Wait lang. Ito na lang muna to. Para ano? Para attorney. Attorney. Gusto mo attorney mo? Pakarandam ko kasi, hindi kompleto lahat. Sa ating mag-asawa. Ano? Sara! Will you marry me again? Ito yung ginseng, guys. Tingnan nyo. Nakaiba to. Pinag-stone. Ito sa camera, guys. Nakaiba tong ano. Kasi, kung si Thanos, isang snap lang, nawawala lahat. Makita lang kita, nawawala lahat. Ang pagod ko. So, ito na, kasi yan. Sino pa dyan? Dito. Hindi, dami na kalagay dito na sa kabila. Yan! Okay, makasal kami ulit. At magpapakasal kami sa Powler Sisters. Ayan, o sige, tabihan mo na o ano man. Isa prank lang yun, kasi ganito talaga yun. Ang nangyari kasi talaga, si Tatan, sabi niya siyempre, Uy, Barbie! Huwag ka lumulong kay Papi, ha? Asa yan? Putang ina mo! Ang nangyari kasi talaga, si Tatan sabi niya, ate, pakiramdam ko may kulang sa relasyon namin. Dahil kinasal kami ni Tentay na ang nag-usap ay pamilya sa pamilya. Parang nasaktan ako sa part na nawalan ako ng karapatan ng pagkakataon na makapag-propose kay Tentay. Actually, gusto niyan gawin sa Icon. Kaso nga lang, may dinner tayo after noon. So, yun, gumawa na lang kami ng drama.
ni Ate Maria saka ni Papi, nagmaldita sila sa'yo. Pero ang totoo talaga nun, gusto niyang kumpletuhin yung mga yung bagay na kulang sa relasyon niya dahil feeling niya deserve mo na mag-propose siya sa'yo. Kahit kasal na kayo, gusto ko niya daw niyang ulit pakasalan. Nakakasawa! Jamie, okay ka naman, Jamie? Apektado ka masyado. Guys, apektado ko. Pag-usapan nyo yan, guys. Guys, mag-asawa na kayo, guys, eh. Alam mo, minsan na lang pumunta si Jamie, nadadamay ba sa ganda? Nakla ka ba? Pag-usapan nyo naman. Ang bilis kasi. Ang bilis mag-iwan. Sa meeting pa. May attorney pa, no? May attorney pa.